isang bomb scare. Ano ba yan? Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Jessica, binulabog nga ng bomb scare ang Pasig City Hall kaninang tanghali habang kasagsaga ng mga transaksyon doon at habang nasa loob din mismo ng gusali si Pasig City Mayor Vico Soto. Alas 12:15 kaninang tanghali nang mapansin daw ng isa sa mga gwardiya ng Pasig City Hall ang kahina-hinalang kahong ito sa driveway sa harap ng gusali. Selyado pa raw ito. Tumawag po kami ng EOD tsaka K9 po kasi hindi po namin basta-basta po galawin yun, ma'am. Medyo natagalan lang po tayo, ma'am, kasi nga dino-double check po lahat ng area po, ma'am, para maging safe po lahat ng tao dito po sa Pasig City Hall, ma'am. Habang ini-inspeksyon ng Explosives Ordnance Division at K9 Unit ang kahon, nasa loob ng City Hall at abala sa mga pulong si Pasig City Mayor Vico Soto. Inabisuhan ng alkalde pero hindi na siya pinalabas. The protocol naman lalo na is nasa labas naman yung bomb. So, mas maganda nasa loob na lang yung mga tao. Imbes na lumabas pa yung mga employees natin ng City Hall, baka mas ma-expose pa sila dun sa bomb. Threat. Halos 2 oras na antala ang transaksyon sa City Hall at di pinayagang pumasok ang mga bagong dating. Kalaunan, negative naman po yung box, ma'am. Ano lang po ang laman? Ang laman po nung box is, ano lang, dyaryo lang, ma'am. Pagkaalis ng bomb squad at K9, pinayagan na rin ang mga naipong Pasigueño sa labas ng gate na makapasok sa City Hall. Agad din namang nagbalik sa normal ang kanilang operasyon. Ngayong umiiral na ang Modified Enhanced Community Quarantine, unti-unti na rin balik operasyon ang mga negosyo rito sa lungsod. Ang tindahang ito ng Bulaklak, Kandila, Ostya at Mompo nagbukas na kahit hindi pa pinapayagang magdaos ng misa sa mga simbahan. Mahirap po, sobrang laki po ng nalugi namin. Siyempre po, kailangan nyo kasi mga pambili po ng mga gatas ng bata. Pagkain po, mahirap po, hindi po alam kung saan kukunin yung pang-araw-araw. Masaya po kami kasi makapagtinda na ulit kami. Kikita na ulit kami dito. Dahil hindi rin kabilang sa mga essential business, 2 buwan ding sarado ang negosyong warehouse cleaning services ni Roselyn Mirabel. Itong nangyari sa atin, biglaan. So hindi tayo nakaredy lahat. So yung talagang naipon mo para lang sa pamilya mo. So yung extra na lang, yun ang mapupunta sa kanila. Siyempre, lahat naman tayo may pamilya na bubuhayin. Sa kanyang Twitter account, naglabas si Mayor Vico Soto ng utos sa lahat ng mga nagbukas at magbubukas pa lang na negosyo ngayong MECQ na magpadala sa Pasig City Business and Licensing Office ng kanilang notice to operate. Mag-log on lamang sa website na bit.ly/pasignoticetooperate at sagutan ang mga tanong. The city will just have to conduct post-audit inspections para malaman kung nagko-comply ba sila dun sa workforce requirement or on-site workforce requirements and of course the minimum safety requirements ng IATF. Kabilang dito ang pagsusuot ng face mask, pagpapanatili ng social distancing at panay na pag-disinfect. Sang-ayon naman dito ang mga negosyante, gumawa na rin daw sila ng hakbang para matiyak ang social distancing pag dumami na ang mamimili. Jessica, hanggang bukas, May 22 ang ibinigay na deadline ni Pasig City Mayor Vico Soto sa lahat ng mga negosyante para isumite sa Business and Licensing Office ang kanilang mga notice to operate. Oras na maaprubahan ito ay kailangan nila itong i-imprenta at ipaskil sa tabi ng kanilang mga business permit o di kaya ay sa lugar na madaling makita ng mga tao. Jessica? Ingat at maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.